Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Will Benza, Realty TV. In today's video, papakita ko sa inyo isa sa mga business ko. Ito yung Airbnb business na ginagawa ko in the last 2 months para sa aking 2-bedroom condo unit. So if you're new to my YouTube channel, please don't forget to subscribe, like, and share, and follow us sa aking Facebook and Instagram. Doon nyo malalaman kung paano ko kumikita sa real estate. So, ito, pakita ko na sa inyo. Ngayong araw, kaka-check out lang ng guest namin na nag-check in for about 8 days. So ngayon, pinapalinis ko kasi mag-check in yung bagong guest in about an hour. So meron kaming 2-hour window time. Ang check out ng guest is, yung recent guest is 12 noon. And ngayon, yung incoming guest is 2 p.m. So, sa mga gustong pasukan yung ganyan kind of business, yung Airbnb para sa inyong condominium or apartment, pag-aralin nyo po mabuti. Meron naman mga YouTube instruction kung paano yung sisimulan yung itong ganyan klaseng daily rental business. So, for me, 2 months ko palang ginawa. As all, you all know, sa mga matagal na sa aking YouTube channel, ang way of rentals ko is long-term talaga. Yung mga 1 year, 1 year contract, 6 months contract, and even 12 months, and even 2 years. Kaya lang, ito yung opportunity na dumating, medyo mababa yung rentahan and this time, kaya naisipan ko ipa-daily rent muna. So, pakita ko sa inyo yung room number 1. Ito yung room number 1. So, ayan, meron na tayong bagong mga palit na linens, beddings, tapos meron tayong dalawang pillows. Tapos meron tayo ditong curtains or blackout curtains. Tapos ito kasing unit na to medyo maayos at maganda. Ayan yung lightings natin. Tapos meron tayo ditong mga closet cabinet na very convenient naman. So even yung mga luggage ng mga guests, mga international guests, pwedeng-pwede. Tapos meron pa tayo dito, no? Ngayon kasi medyo nagluwag na yung ating travel or yung IATF rules sa mga ongoing travelers from other countries. So no need na ng 7 days hotel quarantine. So basta meron ka lang vaccination card, tapos negative yung PCR test mo from your country na pinanggalingan, you can pwede na kayong umalis at you can go to sa mga hotels or mga apartment na ibinook nyo. Itong 2-bedroom condo unit ko, guys, pinaparent ko to ng mga 3,200 pesos to 3,800 pesos per night. In US dollars, nasa mga around 70 US dollars to 80 US dollar per night. Pakita ko sa inyo yung ito yung dining area ko. Ayan. Tapos meron tayo ditong TV. Yung TV natin, meron na siyang Netflix and YouTube, no? So yung guest natin pwede siyang ma-enjoy itong entertainment area kamukha ng mga available din sa mga hotels. Tapos meron tayo dito ang 30 Mbps na high-speed Wi-Fi. So ang mga guest natin, siyempre isa sa mga necessary amenity itong Wi-Fi. Then ito yung beddings na pinagpalitan natin kasi yung guest nga umi-stay for almost 8 days. So kailangan palitan yung mga beddings and even mga towels. So mamaya pag nalinis na, papakita ko sa inyo, guys. Ito yung room number 2. Ayan, so malinis na rin yung room number 2 natin. Gumamit tayo ng bunk bed dito sa room number 2. Tapos, then ayan, meron din tayong mga, meron din tayong closet cabinet. Yung mga supplies ko, guys, nandito. So, ito yan, may mga clean bath towels tayo. Tapos, nandito yung mga clean linens natin and even mga blankets. So, pamalit. Then, meron tayong supply ng mga tissue, no? Tapos, also, meron din tayong ironing board and iron and mga hangers. Tapos of course, yung ating AC.
Para yung guest naman natin, in case may kailangan, kasi normally kailangan nila ng mga, minsan nasa mga, ma-attend sila ng mga family events, minsan yung iba sa mga conventions. So yun, nag-provide tayo ng ano, para ironing board, para no need na nilang pumunta ng laundry. Pero in case na gusto nila na mag-laundry, guys, meron din tayong washing machine. Nice. Ayan, meron tayong washing machine. Tapos, ayan yung mga beddings natin. So, tama-tama, nakita nyo kung paano yung procedure ng paglilinis. Medyo kailangan kasi natin i-prepare at kailangan ayusin talaga at linisin. Kasi nakakaya sa incoming guests kapag ka marumi yung Airbnb na ibinook nila. Ayan, so katulong natin yung dalawa natin kasama sa Will Benzer Realty TV, si Chok and si Nick. So ito, available, meron tayong Netflix dun sa ating entertainment area. Then also YouTube, pwede nang gumamit. Meron din tayong computer table kung gusto magtrabaho ng guest natin. Tapos, ayan, four-seater dining table. At first, medyo nahirapan ako kasi first time ko itong gawin, itong Airbnb na daily rentals. You have to prepare a lot of things. Kailangan mo bumili ng mga set of beddings, set of plates, set of mga shampoo, and even yung soap. Kailangan i-prepare yun. Tapos, paano mong i-manage yung booking ng guests and kung paano rin yung check-in, check-out. So, trial and error yung naging unang ano ko, unang experience ko. Siyempre, nung una, struggling, and minsan, ang daming demand din ng guests. Pero habang ginagawa mo yun, paulit-ulit, nag-i-improve ka, no? Right now, yung aking guest check-out, madali na. So, ang ginagawa ko na lang is guest self-check-out. No need na akong pumunta para to assist yung guest on the check-out. Also, the check-in process, madali na rin. It's a self-in process na din. So, ginawa akong parang... may ginawa akong system para sa check-in and check-out ng guests. And also, for the cleaning ng unit, meron na rin akong system na ginawa. So, right after mag-check-out ng guests, yung dalawa kong cleaners will, ano na, pupunta agad dito sa unit para i-ready for the next guest. Yung aking target dito, para talagang kumita ka, at least meron kang 20 bookings in a month. Or more than 20, like mga 20 to 25. Kasi kung meron kang 20 bookings in a month sa 3,500 pesos per night, pwede kang kumita ng 70,000 pesos per month. Of course, gross yon, guys. Pero kailangan mong i-less yung consumption ng electricity, bill ng water, bill ng internet, plus yung mga beddings, no? Yung laundry ng beddings, plus of course yung gas mo, traveling from dun sa place, sa bahay mo, going dun sa Airbnb room na lilinisin mo. So normally, ang expenses ko for this two-bedroom unit nasa mga 10,000 pesos to 12,000 pesos. So kaya dapat at least meron kang 20 nights book para at least meron kang 70,000 pesos less yung 10 to 12,000 pesos. So, meron ka mga net income na mga at least siguro mga 60,000, mga ganon. So for me, 60,000 is magandang kita na yon for a two bedroom condo unit na napapaupahan mo. Last month nitong ito, bago matapos tong February, naparent ko to ng 25 days. So 25 days in nasa mga 3,000 pesos to 3,500. So more or less kumita ako ng mga 75,000. So sa mga gustong mag pa-reserve or mag-book ng unit ko dito sa Makati, check nyo lang yung Airbnb app, no? Check yung Airbnb app, makikita nyo yung two bedroom unit ko doon, Will Blanche
And also, if gusto nyong i-directly book sa akin, pwede naman para hindi na tayo dumaan sa Airbnb. You can directly contact me sa aking Facebook account, andun yung aking number and yung link kung paano nyo ako ma-message. You can directly book sa aking account at bibigyan ko kayo ng discount, guys, no? So minimum nights is at least 2 nights, no? 2 nights. Maximum nights naman 2 months, though depende sa availability, kasi for next month, March, medyo puno na siya. So you can check yung availability dun din sa Airbnb app. And plano ko rin siyang ilagay sa booking.com soon. So inaayos ko lang yung time. Medyo matagal din kasi mag-set up kung paano mo siyang may enroll dun sa Airbnb or sa booking.com. So ito yung kitchen natin, guys. Pakita ko sa inyo. Ayan, so syempre medyo madumi pa, no? Pero kompleto yung kitchen natin. Meron tayong, ayan. Later, papakita ko sa inyo pag malinis na siya, guys. So ngayon, hindi nyo pa ma-appreciate. Also, you can use the some amenities dito sa condominium. Yung swimming pool, pwede nyo magamit. So, staycation, pwedeng-pwede. Meron lang tayong additional fee na 150 pesos per guest. Tapos, yung of course, yung lobby natin, you can access the lobby. You can access yung 6th floor amenity, except lang dun sa fitness gym. Tapos, guys, mamaya, papakita ko pa sa inyo yung one-bedroom unit ko. Dalawa yung naka-enroll sa akin sa Airbnb dito, or yung dalawa yung condo ko na pinapa-daily rent ko. Ito yung two-bedroom, it's a 45 square meter, at saka yung one-bedroom na 28 square meter. So, maya-maya, pakita ko rin sa inyo yung one-bedroom. So, guys, kung meron kayong concern about dun sa Airbnb, you can send your question dun sa comment, then pag meron tayong time, sasagutin po natin. Guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Will Benza Realty TV. So hindi pa tayo tapos, punta pa tayo dun sa one bedroom.